Hola, buenas tardes. Kamusta po mga amigo? Kamusta mga kabayan? Lalong-lalo na po sa mga OFW natin. Opo, nasa mabuti kayong kalagayan. So, ayan mga amigo, dito na ako sa bahay. Hinihingal-hingal pa ako. Bakit to? Ito yung lakas ah. Nag-aapro na yata si Ate Rosa umuwi. Largo. Largo, si tas después. Si. Ayan. So, saluda ako na Pilipinos. Mabuhay Pilipino. Ako si Ate Rosa. Ako si Mami Pan. At ako po ang inyong amigo na si Kuya Roel. Amigo Roel. Amigo. Ayan. Ngayong araw, tuturuan natin sila Mami Pan ang gumawa ng laing. Ayan. Meron tayong ano dito, dahon at saka yung tangkay ng gabi. Yung mga gabi dito, hindi makate. Talagang masarap na ginagawang laing. Kaya lang, madalang sa merkado yung ganito, yung mga dahon ng laing. Hindi ko alam kasi kung paano nila luluto o kinakain ba nila ito. Kung kumeres to? Si. Kumakain naman pala sila ng dahon ng gabi. Esto o oha? Oha de malanga. Oha de malanga. Esto? También. Hoja. Así, esto, largo. Palo de eso. Palo de hoja. Ayan. Pero esto, hoja de balanga, ¿cómo va a preparar? Africana comida. Africana. ¿Qué señal? Ingrediente. Sí. Hoja de malanga. Hoja de malanga, cebolla, tomate. Ay, tomate. Sí. Si quieres, también se puede cocinar en pambota. ¿Pambota? Sí. Así, ¿qué se más? Pone también en molica. Molica también. Uh-huh. ¿Qué más? Ngayon lang lalo nila malalaman o matitikman yung laing natin. Kasi merong gata. Ang sa kanila, nalagay doon sa sardinas, tapos yung pambota nila. Yung pambota, yun yung merong palm. Yung buto ng palm, dinidiktik nila yon. So, nagawa ko na yun sa video namin. Kaya, sabi ko nga sa inyo, yung pagkain nila, ulit-ulit lang. Yung merong palm oil, tapos merong mani, yung may kakawete, and then yung may modica. Mami, ganda yung modica. Kaya, hindi lang na. Modica, boss. Kasi, está bien, eh. Está bien. Pakikita ko sa inyo yung ano, yung... Yo, como no, después de 12 mamá. Ayan, bigay sa akin ang anak ni Mami Kuana to. Ganito siya, oh. Chocolate. Chocolate tawag nila. Pero nagawa na namin to sa ano, bango nito eh. Nagawa na namin to sa aming vlog. Dati. Está dentro de bote. Ayan. Así también. Dentro de bote. Sarap na sarap sila dito. No basta. No basta. Chocolate tawag nila, pero hindi naman. Umuwi ako nung maaga kasi yung aircon namin sira. Sira yung aircon dito sa sala, sa may kwarto. Lahat. Tatlong araw na namin pinapagawa, hindi naayos. Eh, ganito pa naman dito. Alam nyo naman, pag ibang lahi yung nagtrabaho, talagang walang quality. Talagang hindi maayos yung pagkakagawa. So, ayan, buti nga yun, umayos na. Kasi ang init-init yun dito. So, ayan lang ating mga ingredients. Luya, bawang sibuyas, and then yung ating laeng. O yung ating dahon ng gabi. And then meron tayong baboy. Ito, pinakuluan pinakahapon yung baboy. And then, ito, yung niyog natin. Yung gata ng niyog. So, ayan, gatain lang natin yung ating nyog. So, ang gamit ko rito ay dalawang maliit na nyog. Kasi yung nyog dito ay maliliit lang. And then ito, hugasan natin yung ating dahon ng gabi.
Ayan. So, ayan, igisin natin yung luya, bawang at sibuyas. Vamos a poner coco bianco. Coco bianco, ang tawag sa Espanyol, no? Sa luya. Ajo. Ajo. Ating bawang. Cebolla. Después patis, no? Patis. So, igisa natin ito sa patis. Si mama. Después cerdo. Después, carne de cerdo. Ayan, yung ating baboy na pinakuluan. Pinalambot ko na siya kasi mahabang oras kapag hindi ko pa pinalambutan. Eh, isang oras lang yung aming bakante. Hindi sila mami kuha na ay uwi na rin. So talagang sa pagbablog namin, eh, isang oras lang yung bakante namin. So, ayan, buti nga sila mami kuha na, eh, sabi niya, okay lang, kahit na isang oras lang yung bakante namin sa pagbablog, basta matuto sila ng mga pagkain Pinoy. Ewan ko, interesado talaga sila na matuto. Kasi, nakita ko naman na kinakain nila, tsaka nasasarapan. Ayan, dyan lagyan natin yung ating kaldo. Naglagay ako ng isang chicken cubes. So, ayan. Isang chicken cubes. Después pone agua de coco. Agua de coco. Ayan. Nilagyan natin yung ating gata ng nyog. Mmm, sarap. Palo de malanga. Palo de malanga daw. Palo de malanga. Gustong-gusto ko to, oh. Yung iba, pinapatuyo pa to bago iluto. Try nyo mga amigo na hindi kailangan na patuyuin. Kasi pag pinatuyo, yung iba naglalasang... Si, sabi mama. Naglalasang parang sigarilyo pag nakatuyo na. Pero eto, pag ganyang sariwa, masarap. Ang teknika pa, dried yung ano nyo, yung dahon ng gabi, pakuluan nyo. Yun. And then itapon nyo. Mga dalawang pakulo yun. Dalawang pakulo, tapos itapon nyo lang tubig para hindi maglasang parang sigarilyo. Ayan, ilagay na natin yung ating dahon ng gabi. So, ayan, haluin lang natin yung ating laing, ang ating dahon ng gabi. Mamamix lang. Ayan, mas masarap yan mga amigo, yung bagong pitas na laing o yung dahon ng gabi tsaka yung luluto. Ayan, and then lagyan lang natin ng asin. O, hindi na ako naglagay ng ibang seasoning. Okay na ang isang chicken cubes. Ayan, then lagyan natin ng sili. Picante. Picante. Verde. Picante verde. Siling panigang. So ayan, hayaan lang natin na lumapot. Mga amigo, kain tayo ng laing ni Mami Kuana at ni Ate Rosa. Gracias a Dios. Hey, oh my God. Hey, oh my God, Mama Sonia, buen y voy. Es amazing, ya se cano guay, Jesús. Namun atave que fue pillar por mujer pipa ahí.
na familia juna bana baju baja dungu kabu Filipino na mwana nyangote papa ya kobu wai papa kandungu wai pebake kubata makia mwe mehepi mayamu mane paya kuwa kamo iboto kaina kwa kekepenya na mwaka kilungu kari onudi na jove ya Jesus Amen Gracias a Dios Ayan Pabalik kasi ngayon si Vamos a comer Cogen, comprobar Kwento ko lang sa inyo Pabalik kasi si Belgin ngayon Nasa yung aking taga-video Pabalik na lang dito Katatapos lang niya magbakasyon So pabalik siya rito And then hindi siya nagpadala ng LOI o letter of invitation And then nagpakasakali siya na sabi niya ay itatry na yung credential o yung ginagamit namin visa rito. And then, kahit ako sa sarili ko, alam ko na hindi tatanggapin eh kasi iba yung hinahanap talaga sa airport. And then, sabi na ni Mami Kwan na talagang walang imposible sa Lord. Talagang prayer lang ang katapat. So imagine for the first time nagamit niya yung credential yung visa dito sa na makabalik sa makabalik dito. So andun na siya ngayon sa airport and then napakasaya namin ngayon dahil lalo na sila Mami Kuana at si Ate Rosa na makakabalik si Beljun kasi hindi biro yung sa Pilipinas eh, di ba mahigpit 'yon sa airport. Eh, ayan, ngayon nag-message si Belgium, sabi niya okay na, nasa may boarding gate na siya. Ayan, and then praise God dahil talagang ang Lord ay mabuti. Talagang yung prayer namin nila Mami Kuana at nila Ate Rosa na makabalik na maayos si Belgium, ayan, nakabalik na. Kaya tuwang-tuwa sila, sabi niya, kanta tayo para sa Lord. Kasi mabait din si Belgium, binibigyan din niya ng pera sila Mami Kuan at nila si Ate Rosa. And then, di ba nga siya yung taga-video ko ngayon, wala akong taga-video gawa ng nasa bakasyon siya. And then si Mamudo, siya yung ginagawa akong taga-video ngayon. And, ayan. Kaya nga, talagang walang imposible sa Lord, basta manalangin lang. Kaya, di ba, imagine na sa higpit sa airport nakalusot siya and then smooth lang daw yung pag-alis niya ngayon so mga after 2 days until siya kasi mahaba yung biyahe dito nasa 19 hours or 24 hours depende kasi ngayon pandemic kaya mahaba and then kaya ayoko pang magbakasyon kasi ayoko nang nangyari sa yung hassle kay Belgium imagine ang bakasyon lang ni Belgium ay 30 days. And then yung 15 days, inilaan niya pa sa may quarantine. Nag 4 days yata siya sa may Ethiopia, sa Addis Ababa. And then 5 or 7 days sa Manila. And then dito pa sa amin, nag-quarantine din siya sa may main city. So ganun katagal. 15 days ang inabot niya na sa may sa pagbabiyahe lahat. And then 15 days lang yung inilagi niya sa pamilya niya. Kaya sabi ko sa HR namin, sabi ko, magbabakasyon ako, but give me 2 months na bakasyon kasi not enough yung 15 days para i-spend mo sa family mo parang 2 weeks ganyan lang so napakabilis ng araw sa Pilipinas and sayang yung pagod sayang yung pera yan ang dami na ubos ni Belgium dahil sa pag-uwi lang nito sa Pilipinas Kaya hindi talaga, sa ngayon na pandemic, hindi talaga okay na umuwi. Unless na lang bibigyan kami ng company namin ng 2 months na bakasyon or 3 months na bakasyon para maging sulit yung bakasyon namin at makasama naman yung pamilya namin. So ayan, salamat sa Panginoon na naging maayos yung pagbalik ng aking taga-video at aking kaibigan. So ayan, komprobar mami! Masarap! Ubus na! Hindi na nasak! Está bien. Sí. Dami ko kasing sinasabi eh. Natuwa lang kasi kami nila Mami Kuana dahil yung imposible ay naging talagang walang imposible sa Panginoon basta ipag-pray lang. Pero Ate Rosa, ano? Primera vez que yo como con agua de coco. Agua de coco, ¿no? Pero esto está bien, ¿no? Cada 2 semanas yo suelo comer. Sí, 2 semanas, ¿no? 2 semanas para preparar esto.
Tu kasa ay at yung mucho. No? Basta yung may gata ang minuto ko, sure, masarap, nasasarapan nila. Para po si Marte. Sasa kayo po si... So, ayan, mga amigo, masarap. Masarap yung laing na niluto namin. At maraming gata, mas masarap. Yung pinsan ko nga, pag nagluluto nito, limang nyog eh. Limang nyog yung ginagamit niya. Saka yung tita ko na namatay. Bali lola ang tawag ko. Pero tita ko yun. Masarap niya magluto ng ganito. Then sinasamahan pa niya ng bunga ng gabi. Ayan, masarap din yun. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyo, mga amigo, sa panonood ng video na to. Thank you po sa patuloy niyo pag-support sa aming video at huwag po kayo magsawa. At ayan, ngayon, nakikita niyo naman kung paano tayo tumutulong dito sa Equatorial Guinea. Kahit sila Mami Kwana na dati eh, walang-wala, ngayon ay may ipon sila. Kumbaga, yung binibigay ko ay naiipon nila. Kaya may nag-comment kasi tinatanong ko kung talaga nag-iipon sila. Opo, nag-iipon sila at nakita mo na may paluwagan sila. So, siguro doon nila inilalagay yung mga ibinibigay ko. And everyday kasi sa totoo lang nagbibigay ako sa kanila. And then bukod pa yung monthly. Kasi di ba sila lagi kong nakakasama sa video. So although yung iba hindi mataas yung views, walang problema doon. Basta yung revenue ng isang buwan, yung kita ng isang buwan ay meron sila talagang party doon dahil sila yung nakakasama ko talaga lagi sa video. Yan, kahit sila Gresya, yan, meron din yan. Lahat sila. And then si Marisol, yan, meron lalo sila kasi mataas yung views ni Marisol. Kung titingnan talaga yung mga video nila Marisol, tsaka yung pamilya nila misma, nila Marie, mataas yung views nila. Kaya ako bilang nagbibideo, gumagawa ng content ay para talaga sa kanila. Talagang ibinabaga, kailang ibahagi natin sa kanila yung nararapat na para sa kanila. And then, yun. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas. Thank you po sa inyong panonood. At kung bago lang po kayo sa channel na to, please subscribe na po kayo sa aming channel, Pinoy Equatorial Guinea. Yan po ang aming buhay, kasama po ang mga lokal. Masaya po kami dito, naninirahan sa Equatorial Guinea. Simple lang po ang buhay dito. Ngunit kailangan natin tumulong sa mga tao dito. I-share natin yung ating knowledge sa pagluluto. And then kung paano mamuhay yung mga Pilipino sa atin noon. Maraming nawawala na o yung mga pag-ugali natin dati. And then ngayon, hindi ko alam kung may nagmamano pa sa atin. Pero dito, sinishare ko na kailangan magmano. Kasi yun ang respeto talaga para sa atin, sa Pilipino. So, maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas. Adios! Adios! Salamat! Salamat! Hasta mañana! Hasta mañana! Mahal po kayo! Mahal po kayo! Adios! Adios.